Yo, what's up? Ichi Boy Mark 1 once again. Welcome on board. Dito na tayo ngayon. Today is the day. Laman natin ang mga Avengers. Dog! Thank you! Kasama natin yung pinakamalupit. Sagir. Pinakamalupit naman. Very strong. Team of War. Yala guys, see you in Canada. After few years. Ya, pogi. Masalawa. Pogi, kulupi. Pi doktora, pi guduy. Tamaskin, yala syokol. Manggali kita. Yala, pogi. Mami ka lang, manay, dyan mo juda. Maden. Mami ka lang. Abroad. Tama natin mga tropa, oh. Abroad. Ayun, guys. Tayo'y mag-a-abroad. Guys, kakatapos lang natin sa immigration. So, papunta na tayo rito sa international departure. Alright. Qatar Airways. See you there. Ngayon yung pinaka importanteng araw, so 28 na ng November. Andito tayo ngayon sa Jeddah New Airport. Jeddah, yung pinakamalaking airport. Nandito tayo ngayon sa Starbucks. So kasama natin dito yung mga tropa, no? Bigyan akong kape ni Ayub. Ayun, best of luck, Mark. So balikan natin, ano, kalungkot din isipin na aalis na. Siyempre natapos na rin yung journey natin bilang Starbucks supervisor. At ayun na nga. So ito, gumawa ako ng ano rito, tutorial ng latte art para doon sa mga tropa natin o sa mga barista na nagnanais pumunta rito. Yan, isa yan sa mga portfolio na hinahanap, lalo na kapag barista yung ina-applyan mo o about sa coffee industry. Most of the employer kasi kapag mag-a-abroad ka tapos ang industry na papasukan mo is coffee shop, isa sa mga major skills na kailangan ng meron ka bukod sa nalalaman mo sa kape, yung marunong ka at least basic ng latte art. Mas malaking advantage kapag mas marami kang nalalaman sa latte art kasi isa sa mga foundation ng pagiging barista, tsaka advantage na rin para sa'yo. Kaya advice ko sa inyo, ipon kayo ng mga video na talagang kayo yung gumagawa, gandahan yung angulo kasi magagamit nyo siya sa hinaharap, lalong lalo na kung nagpa-plano kayo na pumunta ng ibang bansa. At the same time, ito, punta rito sa Canada. So marami kayong mga employer na
may encounter. Marami kayong employer may encounter na hinahanap yung actual video na ikaw mismo yung gumagawa. Kasi doon sa interview mo, maralaman na agad nila kung ano eh, kung skilled ka eh during the interview. Syempre, yung mga basic knowledge ng Coffee Foundation, mga history, saka different variety ng mga coffee beans, roasting process, saka syempre yung mga region na pinanggagalingan ng mga kafe. Yun, isa yun sa mga madalas na tinatanong ng mga employer. Pero napakalaki ng plus factor mo kapag marunong ka o magaling ka mag-latte art. At the same time, meron kang ipapakita na video. Lalong-lalo na, yan, sa Middle East, syempre, maraming coffee shop dyan. Yan ang naging isa sa mga stepping stone ko. At, lagi niyong tatandaan, hindi lang ikaw ang magaling. Lagi merong mas magaling sa'yo. Kaya, practice lang ng practice. Pag-usayan mo. At the same time, mahalin mo na lang ang trabaho mo. At kung may pagkakataon na makapag-practice ka ng gusto para mas makarami ka ng iniipong portfolio, ayun, sobrang laking advantage yun para sa'yo. Lalo na sa mga nagbabalak na mag-abroad. Yan, ginawa ko yan sa Saudi, sa Jeddah. So, ito yung mga ilang design na ginawa ko sa Starbucks. Siyempre, dun sa Jeddah, dun sa panahon ko, ako pa lang yung gumagawa niyan. Pero nowadays, marami na siguro. Pero regarding dun sa mga swan, siyempre, hindi naman madali yan. Mahirap nga yan kung tutusin. Pero mas marami pa rin, mas magagaling. Lalo na yung mga kabayan natin na barista sa mga ibang specialty coffee. Meron kasi silang mga times na pinag-aaral sila para lang sa latte art. Tsaka yung mga foundation ng cafe. Siyempre yung mga knowledge ng mga brewing method. Yan, ito yung feature ko kasama yung team ko sa last store na binatihan ko as a Starbucks supervisor. Yan, itong event na to, ito pa yung unang event na mangyari. Yan, kasama ko yung boss ko, syempre si Sarani. Yan, si Tropang Paisal, isa yun sa pinamalapit sa akin. Si Negi, si Marcel, ito, team mo sa Dia, napakasayang store niyan. Ito na, ubor na ako. Yan, ito yung mga malalapit sa akin na barista na kasama ko. Barista champion, naging part din tayo dyan. 2021. At ito guys, barista champion. Bali, isa ako sa mga nag-organize na itong barista champion na ito. Pagde-design, paggawa ng video. So ako yung gumagawa lagi ng mga video ng mga barista champion, photography, so iba't ibang AOR. So ito yung habis ko rin na pinapractice ko para later on pwede natin gawing business. Sideline ba? Ito kay Sir Rayto na AOR. Ngayon isa na siyang operation manager. So maraming kabayan tayo rito na magagaling. Ayun, lalo yung kasama ko, si Dan, napakagaling mag-city nun. Tsaka si Reggie, si Mark, tsaka marami pa mga kasali dyan na magagaling talaga regarding sa pag-city. Kasi galing sila ng Starbucks Philippines eh. Yung difference talaga ng training sa Philippines is iba. Alam naman natin na napakahirap talagang pumasok sa Starbucks Philippines. Lalo na siguro kung mapapabilang ka pa sa mga coffee masters at the same time supervisor. So yan, ilan yan sa mga barista champion na galing sa Pilipinas na sobrang gagaling. So nakaka-inspire na makatrabaho
yung mga ganitong kalidad na tao. Kasi meron pa rin mapupulot na aral sa kanila eh. Lagi niyong tatandaan, lagi meron mas magaling sa inyo. Gawin niyong motivation. At ayun, ito sa area ito ni Sir Ray. Yan si Sir Ray. Yung isang Pilipino na member ng Starbucks Management. Ngayon, isa na siyang operation manager. Nakakatuwa. Doon kasi sa dati kong company, kahit pa paano, kapag may galing ka, napapansin yun at nabibigyan ka ng pagkakataon na maging part ng high ops. So, hindi lang sa pagiging copy masters, copy ambassador, at the same time, to be part of management. Siyempre, as a Pilipino, nakaka-proud yun. So, yan. Ako yung nag-video niyan at kumuha ng mga photo nila. Every event na nangyayari, ako yung nagde-design. So, ito yung last na video na ginawa ko. Bali, minute ko lang yan eh. Pero sa try natin recover yung tunog. Siyempre, kaka-copyright tayo dyan. Yan yung mga iba't ibang barista champion ng iba't ibang ano AOR. So, maraming magagaling talaga regarding sa pagsisiti. So, nakakatawa rin na may na mga nag-participate na ibang lahi or sabihin na natin partners na interesado sa pagiging barista champion. Actually, yung pagiging barista champion isa siyang bagay na ang sarap na ma-experience. Kasi maraming natatakot sumali sa barista champion. Dahil syempre, nandun yung magpe-present ka sa harapan ng mga area manager, operation manager, at the same time, specialist sa harapan ng mga kapwa mo barista champion. Siyempre, nandun yung mga challenge na bilang isang coffee ambassador. Yung iba't iba ang galing o level ng galing. Way of delivery. Telling history. Giving the right knowledge. Tsaka yung mga ibang way ng pagdi-deliver lalong-lalo na sa coffee history. So sa mga Starbucks partners, alam ko, alam niyo na yan. So be proud that you are wearing the black apron and green apron. So as a Starbucks ex-partner, I'm always proud to be wearing a black apron until the last moment of my career. So 6 years ng career natin sa Starbucks. So, hindi pa rin natatapos. Itong video na nakikita nyo, ito yung ginawa kong commercial dun sa store namin nung bago pa. Bali, every video na ginagawa ko, pinadadala to sa Kuwait na kung saan ay pinapasa dun ng high ops sa main. Tapos, nakikita nila yan ng iba't ibang managers sa lahat ng mga GCC area. So, nakaka-proud na may nakakapansin din ng workflow mo, work ethics mo. Ito, ginagawa ko lang talaga yan dahil gusto ko. Tsaka, masaya lang ako. At the same time, napapractice yung skills na gusto ko i-develop. At nakaka-capture mo yung mga napakahalaga moment na gusto mong i-preserve through the video. Pero matagal lang gawin yung video editing. Sobra. So, yan. Yan yung commercial na ginawa ko. So, wala na siyang sound. So, ibahin na lang natin. Pero, vision nyo na lang kung paano nyo iintindihin. Yung size niya kasi, galing siya sa phone eh. So, in-include ko na lang dito sa travel video na ginagawa ko.
At syempre dun sa mga barista na gusto rin namang makapunta rito, lalo na sa Canada. So make sure na mahalin nyo yung trabaho nyo, pagbutihan nyo. Hanggat kung maaari, i-achieve nyo yung title na supervisor. Kasi yan yung magiging way or stepping stone nyo para makapunta kayo rito sa Canada. Isa lang siya sa stepping stone o hinahanap ng mga employer. Pero hindi ibig sabihin nun, yun talaga yung title na dapat ay meron ka. Pero mas malaki yung chance na makapunta o makakuha ng isang interview. Kailangan mo kasi makapture yung interest ng employer through sa CV na ginawa mo. At kailangan magtugma yung job description mo dun sa ina-applyan mo. Based on my personal experience, yung pagiging supervisor, sobrang advantage. Kasi yun yung naging way ko para makapunta rito. Dahil doon, nagbukas yung pinto para makapunta ako rito. Which is, naging member ako ng isang Tim Hortons family. Yan, yan yung huling kain namin. So, ito yung mga message nung WP leaders nung nag-resign na ako. Nakikita nyo na yan, napakaganda dyan yung city ng Qatar. Ang ganda kapag kagabi. So yung mga moment na ganito, syempre hindi natin palalagpasin yan kasi sobrang bihira yung pagkakataon na makakapture ka o makakapag-video ka ng ganyang kaganda, lalo sa ganyang angulo o sa ganyan. Sobrang bihira talaga. So, priceless memories yan. So, parating na tayo dito sa may Qatar. Madaming tao dito, yun, dumating ako yun. Yun guys, nandito na tayo sa Doha, Qatar. Doha, Qatar, baby. So, isang aeroplano pa tayo, tapos Toronto na. Toronto na tayo. Yun guys, siyempre, mahilig tayo magkape. Ito yung unang coffee shop na nadaanan ko, Costa Coffee. Solid ice americano pa rin tayo dyan. Tapos, nag-Starbucks pa tayo ulit para mag-ice americano pa ulit bago malis. So yun na, ang layo na ito nung boarding ko. So, muntik pa tayo mahuli. Yan, sumakay na tayo ng Air Canada. Papunta na tayo rito sa Toronto. Yan yung connecting flight na meron ako. Naging okay naman yung biyahe ko. Solid din na experience. Kaya kayo, mag-ice americano rin kayo para makapag-video kayo o makakuha kayo ng mga special moment na mababalikan nyo. Ayan guys, pag take off, nakita nyo naman yung Qatar, napakaganda kapag kagabi. Solid, di ba? Hindi kayang bili ng pera yung mga ganyang moment. Lalo na yung araw na yan. Siyempre, yan yung araw na makakapunta ako ng Canada for the first time. Hindi ko lang in-expect na ganun pala kalayo si Canada galing sa Middle East. Parang kalahati ng mundo. Etong parating guys, tignan nyo.
Yan. Yan yung mga view na hinding-hindi na nauulit. Isang beses lang yan. Ang sarap magkape kapag kaganyan na nakikita mo sa umaga. Ang ganda sa ano, yung papawid ng Toronto. Buang liwayway pa lang yan. Pero hindi ko in-expect na paglapag namin sa may Toronto, walang snow. Ayan guys, meron lang siguro dahil sa lamig lang, dahil nasa taas. Pero dyan sa Toronto, pagbaba namin, wala masyado. Tama-tama lang yung temperatura. Hindi masyado malamig, hindi masyado mainit. Pero solid na experience talaga. Yan, magmula sa pag-alis ko hanggang sa paglapag, nakuha na natin yan. Yan ang unang apak ko sa bansang Canada. November 29, 2022. Ito na siguro isa sa pinakamasayang araw na dumating sa akin. Kaya kayo, baka kayo na yung sumusunod. O kayo na yung susunod. Ikaw, kung pinanonood mo yan. O kung pinanonood mo tong video na to at isa kang barista. O nangangarap makapunta ng Canada. Baka sa mga susunod na panahon, ikaw na yung nakasakay dyan. Ikaw na yung kumukuha ng video. Ikaw na yung makakaranas ng paglapag ng eroplano. At unang tapak mo rin sa bansang Canada. Siyempre, napakasarap na experience. Hindi kayang bayaran ng pera. Kaya, galingin nyo sa trabaho nyo. Mahalin nyo yung trabaho nyo. At the same time, maging mabuting tao kayo lagi. Makisama kayo maayos, mga tropa. Yan, yung mga magiging kasangga nyo sa lahat ng bagay na gagawin nyo. Nakita nyo naman yung ano, pagkakaiba ng Middle East tsaka ng Canada. Mula sa taas. Yan yung mga moment na hindi nauulit yung angulo. Isang beses lang nangyayari yan. Kaya kapag dumating sa point na ikaw na yung nagbibideo, nandahan mo. I-save nyo. Lagyan mo sa YouTube pa, hindi mabura. Yan ang unang lapag ng eroplano nung dumating ako dito sa Canada. Siyempre, bilang OFW, ang laging pinakamahirap yung magsisimula ka uli. At dyan na natatapos yung chapter ng Saudi Arabia. Yun guys, nandito na tayo sa may Toronto. Waiting lang tayo. Yan guys, dumating na tayo sa loob. Transfer tayo ng flight. Siyempre, nagutom tayo. Pumutrip muna tayo. Sabay nagkape uli tayo. Yan na, dumating na tayo sa BC. At ito ang sumalubong sa akin. Katakot-takot ng lamig. Kaya kayo, handa nyo yung sarili nyo pagdating nyo rito sa tag-yellow. Alright.